Anumang lagi, anumang kulay, sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Anumang hirap ng buhay, ang harap ay kagumpay. Hey! Ituloy lang ang sipag, sa tuloy. All the people up! Ay tumalo, ay sumigaw, magawa-kawa kayo ay sumayaw. This is your show, this is your time, magpasikat na, it's showtime! What's up, madlang people and madlang onliners? Hey! 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 Happy Monday! A new era has begun. Ay, may bigan. Pumanta na sa panmalakas ang mga pasabog ngayong tanghali at sani puwersang pag-ibig, saya at pag-asa ang ihahatid namin sa inyong lahat. Ako ang inyong Bida Heartthrob, Wise Estabilio. Oy, ang taray. Grabe naman ang kagwapuhan. Oh, dumating na nga ang araw na inaabangan ng buong mundo. Grabe, ngayon ang unang Lunes na mapapanood ang It's Showtime sa GMA. Kaya umpisahan natin ang linggo with a bang. I'm your people cutie, Antenorio. Barilan pa lang nangyayari dito. Diba? Oo. At paniguradong pupusuan nyo ang bawat kaganapan sa pananghalian. Tutok lang dahil sagot namin ang noontime bonding. I'm a multi-dog show influencer, AC Soriano. Kaya mga pamilya, kapusa at ka-A to Z, makihangout na sa pinaka-fun online tambayan sa buong universe. It walk! Showtime! Online you! Join us na kasiyahan with your Soyu squad. Just use our official hashtag for today na hashtag Showtime. Pusuan mo. Pusuan na yan. Pusuan yan. All over. At syempre mga matlang onliners, don't forget to subscribe to our official social media account at It's Showtime na. Oh, yes. Oh. Gusto talaga yung mga kulay na. Alam mo, hindi niyo ako sinama sa GC ninyong dalawa. Sensa na yun. Uy, pero Showtime. Yes. Blue and yellow. Showtime colors tayo ngayon. Oo, oo nga, pero bilang parte ng timbahay, grabe nung Sabado, grabe nakita ko lahat ng tweets. Di ba? Ang daming viewers. Bongga ang mga outfit. Balita ko may si Ate Ana, may katulad na damit. Oo. Oh, yes. Kita-kita ko yun. Oo, twinning sila nung ano, tarapal doon sa lamesa ng ano, ng mga cakes ni Ate. Sorry. Yung goosebumps ko talaga pang pinapanood yung diba? Code. Opening pa lang. Tama. Oo. Pero, ito madlang people, hindi lang historic collaboration ang naganap noong Sabado dahil sa lakas ng pagsasali, puwersa nyo across different social media platforms. Talaga nga namang record-breaking din ang ating online peak concurrent viewers dahil lumabot tayo sa more than 524,000 viewers lang naman. Ang kalahating milyon. Easy! Kalahating milyon. At ito pa ang bigating balita dahil nag-trend din worldwide ang hashtag Showtime Sani Puwersa. At nationwide ding naging usap-usapan ang iba pang mga kaganapan last Saturday. Kaya naman maraming salamat po, madlang people, madlang onliners, at madlang kapuso. Mahal na mahal po namin kayo. Oo, we love you. Pero bago ang extraordinary ganaps on It's Showtime, pasabog na happiness din ang inihatid namin dito sa Showtime Online U. Nakasama din natin dito ang world-class champions na pang-international ang talento, ang New Gen Champ. Ayun o. O, April 27 ang concert nila. Buy your tickets now, ha? Contact nyo lang si AC Soriano. Pasok. Oo. Pero team bahay man o team labas, mag-ingay tayong lahat dahil hindi lang dito tayo sa studio na dumagundong nung Saturday. Ano, yes. Ang kasiyahan ay extended din sa happenings sa Bida Kapamilya sa Inare Center, Antipolo City para sa viewing party ng It's Showtime. At nakisama dyan si ano, si Jaiho, si Aries na Bida Man, at ang ating very own Nicky Morena, Anthony Castillo, Lorraine Galvez, and Regen Villarreal, the winner of TNT. Wow! Memorize, ang galing oh. O ayun oh, merong chat, may tweet dito. Number 7, pa wala ba yung 8? Oo, sabi oh,
Sa totoo lang, ang daming may potential na magagaling na host sa ABS. Nag-enjoy ako naman panoorin sila. Ang gagaling mag-banter. Tapos tinag niya tayo. Wow. Maraming salamat. Yes, wala pang team building yan. Oh, we're so proud of us. Yes, we're so proud of all of us. Kasama dito. Yan. Meron pa tayong mga pa-comment dyan. Alam ko, naniniwala ako. Dami. Ayan, si Robby to me. Oh my God, one and only. Robby to me, sabi niya, Aliyo Sina. Ate Anna Wise, AC Kaka Proud. Hashtag at the showtime na. Thank you so much, Robby. Maraming salamat. Oh. Maba yung buhok ko dahil dyan. Sabi nga, ano ka lang? Oo. May comment pa ba tayo na isa? Ayan, meron pa oh. Ay! Oo, ang tataas rin ng energy sa Soyu dahil sa tatlo. Super OAOA at ako yung nancha. Ako pa yung nancha. Ikaw talaga yung nancha lang to. Kung sino pang bakla. Tapos ako yung super OA talaga. Tingnan mo naman kasi guys. Nakaganon. Ang OA. Out of frame ka na. Super OA naman talaga. Super OA. Uy, pero salamat sa mga kapamilya natin dyan sa Inares na talaga nga namang nakisaya sa atin. At sa mga kapamilya, kapuso natin sa buong mundo na nakisaya sa atin noong Sabado. Maraming salamat po. Thank you. At sabay naman ng ganap nga on its showtime stage. Bonggang performance ang ating nasaksihan. Powerful prod number ang handog sa atin na It's Showtime host. Pero speaking of mga prod numbers natin, ano ba yung pinaka-favorite nyo? Sino sa mga hosts? Ako, yung pinaka-favorite ko dun sa prod, nag-trending sino? Talaga si Ate Karil. Ay, oo. Oh, okay. Kasi parang madalang natin makita si Ate Karil na nagpo-prod ng ganon. Ganon ka-powerful, no? Ng ganon ka-powerful. At saka yung speech ni Meme. The best talaga. Kayo ba? Kayo ba? Ako, favorite ko to. Si Meme pa. As a little pony. Oo. Tsaka kasama yung mga drag queen. Oo. Ikaw ba? Siyempre, nag-trending. Siyempre, yun ang favorito ko. Little pony. Napag-awal. Plan nga ako noon dahil kay Meme. At yung nasa building si Meme. Ay, gusto ko yun. Kasi ang dami lang tumatala. Totoo ba yun? Upo talaga siya doon. Si Kuya Hernan. Si Kuya Hernan nag-tweet siya. Di ba may pinakita siyang hagdan? Yung mga tao tuloy. Totoo ba talaga na umakyat si Meme? Kaya ng debate, no? Uy, pero eto yung comments tayo. Sabi ni Soso Ruin, this is historical in the Philippine television. One for the history books. Totoo yan, ha? Power by Little Mix started by Miss Ma'am and Curtis followed by Karil, then Kim Chu and Chang Ami, then Jackie, then Shad. Hello, slay women! So doon, nakalambitin siyang... Tama. Grabe naman. Ito sabi ni Sheen Kinda, walang kupas, quiz wrong, and... Boy. Of course naman. Friendly pa pul. Oh, ito. The vocal of Augie and Darren. Ito pa si Darren. Oo. Syempre, Jugs and Teddy. Sabi ni MC Mad VMCL, the OGs. True. Ng Showtime. Okay. Meron pa. Ito, meron pa tayo. Ayan yung video ni Meme Vice sa logo. Sabi ni Andy, the power that this has, the intelligence that this has, the clearance that this has, the impact that this has, the access that this has, the influence that this has, the international implications that this has. International implications. Hashtag, hashtag that this has. That this has. Iba. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Tama. At umpisa pa lang yan at talagang bongga na. Sa karaoke naman ay nakasaya sa hulaan ng Kapuso Stars. Talagang star studded ang ating Saturday. At sa huli nga ang tandem ni na Chang Ami and Mark Bautista ang nagwagi. At especially for you naman pambato ng Pilipinas ang nagbahagi ng kwentong pag-ibig. Nakasama natin si Michelle D. At ang kanyang mom na si Miss Melanie Marquez. At sa tatlong searches na sumubok na pumana sa puso niya si Oliver ang nanaig. Marami ang kinilig lalo na nang sila ay magharap. Ang daming nakukyutan sa kanila pero mas nakitang kay Kim Chu at dun kay Kuya. Pero nag-trend tayo worldwide of course dahil yan sa inyo. Tignan natin ang mga tweets ninyo, mga posts galing sa ating mga Gina G na mga onliners. Ay, encantadia girly. So nga, ang daming mga sangre dito last week. Abisala sa atin. Yes, and madlang onliners, nag-uumpisa pa lang po tayo at kung pasabog ang mga kaganapan last Saturday, abangan naman ngayong linggo ang pangmalakasang week-long semifinals ng Tawag ng Tanghalan Kids. Sino kaya ang unang semifinalist ang aabante sa kompetisyon? Naku, abangan po natin yan. Abangan natin yan.
Ayan, at Madlang Onliners today ang unang araw ng week-long semifinals ng tawag ng tanghalan kids. At makakasama po natin dito sa Showtime Online yung mga buwen na manong sasalang mamaya together with their parents. Please welcome Noelyn Abayon and Sean Hendricks Agusti. Let's go! Hello! Hello kayo sa ating Madlang Onliners. 1, 2, 3, go mga mommy and mga kids. 1, 2, 3, go! What's up, Madlang people? Yeah. Yes naman. Syempre mga kids, congratulations for being in the semifinals. Anong pinagkakaabalahan nyo ba habang syempre nagpre-prepare kayo for your piece later? Don't know it. Lagi po akong nagpo-practice. Wow! Oh, vocal practice, no? Kailangan yan. Si Sean kaya, anong practice ang ginawa mo? Gano'ng kakadalas nag-practice ng kanta mo for today? Araw-araw po. Alam araw-araw. Alam mo, ka-weekly no? Siya si ano, no? Lucho? May resemblance siya kay Lucho. Oo, anak ni Miss Judy Ann Santos. Uy, pero ano ang feeling na kayo ang unang sasalang sa ano week-long semifinals? Naku, ang daming susunod sa inyo, di ba? Hindi ba nakaka-prenout? Pinagasin yata sila. Ano ang feeling na kayo ang unang sasalang this week? Nakakahaba po na may halong excited. Wow. Ikaw siya. May kaba po na may halong excited din po. Ah, parehas lang. Same-same ang answer. Pero yan, shake-shake muna tayo para loosen up tayo. Happy-happy! Oo. Siyempre yung mga mami din, shake-shake din tayo mga mami. Ayan. Pero para sa mga mamis naman po natin, gano'n kayo ka-proud na ang inyong mga chikiting, ang mga anak po ninyo ay pasok na sa semifinals ng tawag ng tanghalan kids. Mami po ni Sean. Mami Annalyn. Ay, sorry. Tama. Mami ni Sean ay si... Sean. Oo. Mami Joanne. Sorry po, Mami Joanne. Proud po sa proud. Wow. Beyond proud. Yes. Si Mami Annalyn si po. Annalyn. Sobrang proud na proud po. Oo. Si Mami Annalyn, nonchalant lang siya na. Parang no reaction lang si Mami. Parang feeling ko kinakabahan po ba kayo para sa mga bata mamaya? Opo. O kinakabahan sila. Pero relax lang po tayo. Opo. Kailangan enjoyin lang natin ang moment po, no? Oo. Ayan. Siyempre, for sure, proud na proud ang ating mga mommies. Tinutulungan po ba sila? Siyempre naman po sa pag-practice po nila. Like, in what ways po kayo po ba yung parang, ganto yung Gabay. Gestures, ganto yung gagawin po ganyan. Coach. Kayo po, Mami Joanne. Bali po yun po, ginaguide ko po siya kung ano po ang tamang dapat niya pong gawin. Okay. Si Mami Annalyn. Ganon din po. Inaano po namin mag-practice din po. Ano mga tips yung mga titingin kayo sa mga judges, gaganyan ba kayo? Sa audience, gaganyan. Ba't naglalakihan ng mata naman? Yung mga ganun ho, kayo mga tinuturo kay ano, kay Sean, Mami, ano, Mami Joanne. Opo, yung the way na sa mga emotion niya po. Dadamdamin ang kanta. Yes. Yeah. Oo. Si Mami Annalyn, ano ang number one tip mo kay ano, kay Noelyn? Nakapad si Mami. Okay lang yan, Mami. Siguro yung confidence, ano, Mami, no? Apo. Yes, the confidence. Pero ayan, imbitahan nyo na po ang inyong mga family and friends na panoorin kayo mamaya sa tawag ng tanghalan kids. Let's go, mga bagets. Noelyn? Abangan nyo po kami sa TNT Kids. At sana po mapanood nyo. Yan, si Sean naman. Hello po, mga taga San Nicolas. Abangan niyo po ako mamaya sa Tawag ng Tanghalan Kids sa Showtime po. At sana po, pag-pray niyo lang po ako. At salamat po sa pagsuporta po sa akin. At sana po patuloy pa rin po kayong sumusuporta po sa akin. At thank you po. Thank you so much! At ito na nga, abangan na natin ang opening prod ni Reagent and Rex. Huwag kayong alis na magbabalik pa po ang Showtime Online U! Gina G kaming magpasaya dito sa Showtime Online U! Kasama niyo pa rin ang inyong Bida Heartthrob Wise Estabilio. You're with your peep of cutie Ann Denorio. Ang inyong multi-dog show influencer, Ace Soriano. At ngayon naman, may makakasama tayong mga bisita na pupusuan natin. Fresh from its Showtime stage, let us all welcome ang The Clash
Season 5 Grand Champion, John Rex Bakulfo. Hi, John Rex! Hello! Hello, guys. Hello po. Hello. Ayan. Bumati ka muna sa ating Madlang Onliners in 3, 2, 1. Let's go! What's up, Madlang Onliners? Kamusta po kayong lahat? Dati ka bang DJ sa radio? Maybe, siguro. Tensyo ko. Kasi nag-stream ako dati. So, alam niyo yun? Streamer. So, sa mga streaming apps. Streaming apps. Nung pandemic. Alam niyo naman, wala tayong masyadong talagang kausap nun eh. Parang, agree. Gagawa lang tayo ng pag-uusap natin. Na-train tayo somehow. Dun, no? Hello po. Pero syempre, John Rex, kamusta naman ang experience mo na makapag-perform ulit on its Showtime stage? Yes. Kasi, TNT contender pala si Rex. Actually, nung andito ako, natatandaan ko pa yung feeling eh. Kasi, nung sumabak ako sa TNT, alam ko yung lamig nung stage eh. Alam ko yung lamig nung Hindi ba nagbago? Pero ngayon parang uminit eh. parang sabi ko, baka nasanay na ako. Baka nasanay na ako sa lamig. And I'm happy dahil nakabalik po ako sa It's Showtime. Yes. Congratulations naman. Pero alam mo, kaya nasabi mo na uminit, di ba? Nagbabawas kaming kuryente kasi marami pa mga matagal ng mga suppliers. Kaya pala. Yung pala yung reason. Di ba bayan yung LED? Uy, pero John Rex, bilang kapuso, pangalawang beses mo na may makakollab na isang kapamilya champion. Kumusta naman na makasama si Rhea Jen sa ating opening number? Yan ang aming pambato dito sa TNT. Yeah. Yun nga eh. Nung nag-rehearse kami, sabi ko, grabe si Rhea Jen. Sobrang linis niya kumenta. And I'm happy kasi nakasama ko na siya nung awarding sa amin sa Caloocan. So, hindi na to yung first time namin magkita. Pero nagkasama na kami nung nag-award sa amin yung Caloocan. And kababayan ko, I mean, paano mo ba sasabihin yung ka-city mo? Kabaro. Kabarangay. Kasyudad. Kasyudad. Actually, hindi barangay. Kasyudad, siguro. Kasyudad. Oh, in-announce mo nga yung address mo sa ano yung... Parang pwede ka nang panalawang makapagkain, di ba? Madami naman nandun sa Amparo, so... Sinabi ulit. Pero alam mo, kasi diba, April ngayon, tapos na ang March, tapos na ang Feb. Pero gusto namin kumusahin ang puso mo. Ayun! Gusto nga ang puso mo ngayon bilang kapuso. Ayan, kantahin mo naman ang kondisyon ng iyong puso ngayon. Sige. Someday in your life, somewhere you will find someone who will hold your hand and love you till the end of time. Welcome sa expression for you. Hope. Napaka-hopeful naman ng kanta na someday. Actually, song ko po yun. Someday in your life. Yes. Oh. It's my song. Nakaka-release lang last February. So sana po, ayun, masubaybayan at supportahan niyo po ang OPM, ang Someday in Your Life na song ko. Yes. Congratulations, John Rex. Siyempre, sino pa ang gusto mong makasama sa mga performances mo? Sa mga susunod pa pang performances? Sa It's Showtime, siguro si Meme. Gusto ko talaga makasama si Meme. Kasi nung dati, nahihiya-hiya ako kay Meme. Ngayon, nahihiya-hiya pa rin ako. So siguro kung magkakasama kami ngayon sa isang prod, baka medyo mawala yung hiya ko ng konti. Mas maging komportable na. Ayan. Rex, ipromote mo na kung saan ka ba namin pwedeng abangan. Tsaka yung song mo, promote mo na saan pa namin pwedeng i-stream ito. Let's go. Alright. Please do stream ang Someday in Your Life on all digital platforms. Kaka-release lang din po nung song na ito. Sabi ko nga, pinaghirapan po namin ito. So sana po masuportahan ninyo at mapakinggan ninyo ang Someday in Your Life. Yes. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo, John Rex Bakulfo. At ito na nga, abangan na natin ang karaoke kids. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Showtime Online U! Pusuan nyo ang exciting ganaps dito sa Showtime Online U! Yes. Pari ng upo. Oo nga, may pa-transition. Oh. Siyempre, don't forget to tweet, comment, react na. Gamit na ating official hashtag for today na hashtag Showtime Pusuan Mo. Tama yan. At madlang people at madlang kapuso, abangan ang pakikihula ng It's Showtime Family sa Family Feud. Humanda na sa matinding sagupaan ng Team Vice at ng Team Ann. Mamayang 5:35 PM na po yan. Yo. Abangan natin yun. Excited na ako. Ay, may sinasabi si Jace. Ano yung Jace? Team sabi mo? Team Vice mananalo. Wow. Ang cute naman ng suit ni Ate Imogen. Si Imogen din na siya karaoke.
ano? Karootins. Oh, teens na siya. Adolescent. Hello po. Hello po. Oh, di ba? I'm pretty pretty. Ito naman. Agad-gad. Ang gwapo na dalawa mga bata. At eto na nga. Ngayon ay makakakulitan natin ang cutie chickadees. Oh, girls. Okay. Oh, pati kayo sa ating mga matlang onliners. 3, 2, 1, go! What's up, matlang onliners? Wow. Yung ano, vibe check. Vibe check? Anong vibe nyo ngayon? What's the vibe for today? Oh, what's... Pati ng dance moves. Dave. May mga dance moves ba kayo? Oh, pantropico, pantropico. Ay, kanina ayaw mong sumayaw sa swabang. Ayun, sumasayaw ka na. Oh. Ay, ano si Argus? Argus. Argus. Aliga na. Dinosaur. Yan. Oh, ano ang vibe ninyo today? Argus, ikaw, anong peg mo today? Oh, agad sila. Pili ka dyan, sige. Ang color today ay dinosaur. Dinosaur. Dinosaur, ikaw? Okay, sige. Si Imo dyan para siyang ano, mag-aaral sa Inglaterra. Oo nga eh. England. Academic. Wow. Oo. Oy, ang tataray na mga suot nyo nung Saturday, ha? Tama! Mga pinatahiin nyo pa siguro yun, ano? Oh, yes, sayo na! Let's go! Sige, dance pala. Oh, si Jaso. I love it! Pop, alam mo, ilalaban ko talaga si Jace ng solo. Jace, solo ko nga, Jace. Oh, game, game, ilalaban game, ko si Jace talaga ng solo. Jeffrey, let's go! Pantropico. Oo, oh, oh, ilalaban ko si Jace ng solo. Gusto ko yung... Sute, salamin mo, sute, salamin mo. Power dancing, bouncing, baby boy! Memorize niya. Oh oh. Oh. Sabi sa inyo eh. Grabe. Oh. Grabe ka naman. Oy. Ano ang special memory niyo nung naganap nung Saturday? Yes. Ano ang favorite nyong nangyari nung Saturday? Ate Imogen. Oh, Argus, Argus. Ako po ang birthday ni Mary. Wow. Manood mo yung opening number. Opo. Si Ate Colot, go. Ako po, ang gaganda po ng prod nila. Kaya po nagustuhan ko po yung lahat po ng dance po nila. Ah. Wow. Si Day, sigaw. Ako favorite ko din po yung kay Meme. Ah. Oh, uy, ikaw, Imogen. Nagulat po ako nasa GMA logo po siya. Oo! Oh, siya sa GMA. Umakyat siya. Pero alam nyo ba, si Argus ay in-interview ni Sir Nelson Canlas ng GMA. Ano naman ang pakiramdam GMA na in-interview? Kumusta? Anong feeling, Argus? Okay lang po. Gusto ko nga po eh. Hoy, gusto mo yun? Kung magkakaroon ng teleserye na kasama ka, anong gusto mong maging teleserye kakasama? Oo. Yung mga dati, yung mga pinapanood mo noon. Oo. Ano? Si Ruru, di ba? Mulawin, ganon. Darna, ganon. Lolong. Ay, Lolong! Oo. Eh, pero nakasama din nila yung mga Kapuso Stars sa Karaoke Kids nung Sabado. Tama. Yes. Diba? Yung gusto ko po dyan si Jillian Ward po. si Doc Annalyn. Oo nga. Si Doc Annalyn. Umabot kamay ng pangalan. Tama! Oo. O kayo, sinong favorite nyong ano? Ako po, wala naman po kung pinili. Lahat na lang po favorite. Ah, lahat sila favorite. Para fair. Oo, wala siyang bias. Imogen, ikaw bebe. May favorite ka doon? Nakapuso artist? Wala po. Wala. Solid kapamilya. Solid kapamilya siya, oo. Oh. Alam mo, pero alam nyo ba, magkakaroon tayo ng game ngayong araw. Ama! Excited ba kayo sa game natin today? Opo! Ay, parang hindi kayo excited ngayong araw. Party energy! Ayan, speaking of puso nga ay meron tayong activity na tatawagin nating pupusuan o tutulugan. Ayan, meron na kayong mga hawak na mga hearts. Nakapili na kayo ng kulay. Itataas nyo lang yan kung
babanggitin namin kung gusto nyo or love nyo. Hindi nyo itataas pag hindi nyo masyadong like or gusto. Ah. Or gusto nyo na lang tulugan. Tutulugan. So, in short, tupusuan or tutulugan. Tutulugan. Mamimili lang kayo. Tulog na. Okay. Tulog na agad to. First activity ay mag-swimming sa dagat. Pupusuan or tutulugan? Ay! Ay! Axel, ay! Tutulugan ni Imogen. Ay, bakit Imogen? Anong gusto mo? Why? Mamaya po, makagat po ako ng shark eh. Ah, may shark agad sa dagat si Imogen. Pero maasan mo gusto sa swimming pool na lang, no? Swimming pool lang po. Para mas safe din, no? O eto, ang next activity ko para sa inyo, pupusuan o tutulugan? Ang tumulong sa paglilinis sa bahay. Naku, andito ang kanilang mga mommies. Wow. Parang si Imogen napilitan. Hindi, at Imogen! Tignan mo yung mukha niya. Ang asim. Uy, pero nakita ko, masipag mag-aral tong si Imogen. Yes, oo. Wala nasa top yan. Ano ba yung gawaing bahay ang favorite niyong ginagawa? Argus. Ako, magwalis, mag-mop, at saka po mag-vacuum. Ay! Ang social ng vacuum. Ikaw kaya, Jace, ano favorite mo? Ako gusto ko mag-vacuum, tapos magwalis, tapos magtapon ng basura, tapos wow, mag-ugas ng plastic. Ay, very wow, good! Ako maglinis. Abot mo na yung lababo. Hindi ka naman nakagano. Ako maglinis. Abot mo ako, na po. Ako po ang mag hugas ng plato, tsaka po ano, maglinis po. Sipag! Magpunas-punas po. Ay, very good. Ate Colot, ate Colot. Ako na po yung naghugas po ng plato po, at tsaka po ako na po yung naghugas. Minsan pag, mami, ako... Ate Imogen, ano ang favorite mami, mo? Mami, ako na maghugas ng plato, ayaw naman nila. Ayaw naman nila. Ate Imogen, kaya ano ang favorite household chore mo? Pagka po nakikita ko po yung si Ate Rufa po na hawak-hawak na po yung map. Aagawan ko po siya kasi po gusto ko po. Ay, very good silang lahat. Yeah. Pero abangan na natin ang especially for you. Magbabalik ang Showtime Online You! You're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively especially for you. At shoutout muna sa lahat na nakasubaybay dito sa Showtime. At tuloy-tuloy lang ang pagtitweet using our official hashtag for today na hashtag Showtime Pasuan Mo. At sabi ni Pawi, 300,000 tayo ngayon, ha? Yes. Wow. Congratulations. Maraming salamat. At kanina nga ay nasubaybayan natin ang breakup story ng ex-couple na sina Jim Boy at Jazz. Nag-umpisang lumabo ang relationship nila nang mag-lock-in taping si Jim Boy. Nawalan sila ng time sa isa't isa. Umabot sa point na hindi sila nag-usap ng isang buwan hanggang sa nasanay si Jazz mag-isa at na-realize niya na kaya niya pala. Kalauna, nag-desisyon sila na tuldukan na ang kanilang relasyon. At dahil sa naging issue nila ay paano mo sasabihin sa jowa mo na nararamdaman mong parang nagiging toxic na yung relationship nating dalawa? Ang hirap ng ganun. Kasi di ba ang lason, hindi mo malalaman na lason na siya sa katawan mo. Not until... matagi ka na. Tama. So parang dalawang tao kayo tapos toxic kayo sa isa't isa. So parang paano ka magkakaroon ng reality check? Ng reality parang paano mo sasabihin kung hindi mo rin alam sa sarili mo if toxic ka ba or not? Parang, diba? Parang ano, self-awareness. Oh. Parang ang hirap nung ganun. Possible ba na magtanong tayo sa mga kaibigan natin? Ganito yung nangyayari sa relationship, yung trusted friends natin. Ganito yung nangyayari sa relationship namin. Palagi mo nagiging toxic na ba siya? Ay, kasi, pwede rin. Kasi minsan sasabihin mo na didepensahan mo pa yung mga actions diba? Mo. Diba? Na, hindi kaya lang naman kasi ako ganito. Feeling ko pag time na dinidepensahan mo yung mga actions mo, feeling yun ko yun. Sign na siya na toxic na yung relationship. Sa bagay. Oo, parang pag defensive ka na, no? Parang yan, parang sinasabi mo na rin sa friends mo na parang, medyo toxic na rin pala ako. Parang it's a sign na mahirap na yung parang naapektuhan na rin yung like, yung kung paano mo i-project yung sarili mo sa mga kaibigan mo. Ganun. So, paano natin sasabihin yun sa jowa natin? Siguro hindi tayo. Siguro parang sa ibang tao na lang manggagaling. Siguro, no? Diyan manghimasok yung mga friends talaga. Or family. Magiging toxic na kayo. Parang kailangan nyo na ng... Pero naniniwala ko na mas maganda sa akin mangyari. Manggagaling. Para at least tayo na lang na... tayo mag-usap na dalawa na. Parang feeling ko, based sa observation ko, parang hindi na tayo yung dati.
Siguro yun yun. Parang hindi na ito yung dati na masaya tayo. Parang marami nang nangyayari na hindi natin nagugustuhan. Baka pwede nating ayusin. Ganun yun ang mahirap doon. Pag-uusapan ninyo, pero ano yung magiging call to action ninyo? Diba na ano, maghiwalay tayo or ayusin natin? Tama. Diba? Or siguro depende sa kung gaano katoxic na talaga yung relationship. Parang nagiging hindi na productive sa bawat party yung wala nang growth sa isa't isa. Pero ayun, umabot na nga sa isang buwang hindi nakipag-usap itong si Jimboy at si Just sa isa't isa. Ha? Kung kayo ba, kung hindi na kayo nag-uusap ng jowa mo, hintay mo ba na siya yung unang kumontak or ikaw na, nangangati ka na sa sarili mo? Alam mo, yung ano, isa, dalawang araw pa nga lang na hindi kayo mag-usap, parang mali na yun talaga . So, ba't mo papaabutin ng isang buwan? Ako kasi, bilang isang taong hindi makapaghintay most of the time, gusto ko talaga na sana maayos natin to ng agad. Oo, huwag na natin paabutin ng isang linggo, tapos isang buwan pa. Kasi mas tumatagal, mas lalong na-fall out of love. Pagka may sugat na tapos pinatagal mo, sakit lalo. Nag-blood clot. Uy, pero hindi. Ako naman, ano, as much as gusto kong pabanguhin yung pangalan ko na sasabihin kong ako yung unang kumukontak, in fairness, yung other party ang sa akin, ha, ang kumukontak, ang sumusuyo agad. Nag-reach out sa'yo. Oo, kasi ako may tendency ako na manahimik muna, parang ano ko yung mga thoughts ko, ganyan. Pero mahalaga talaga yung sa isang relasyon merong mas assertive sa mga ganong mga pagka may mga problema, solusyonan agad. Para hindi nagtatagal nga naman. Totoo yun. Parang avoidant ka sa gano'n. So parang, na ganun. Ang hirap nung isang buwan na hindi sila nag-usap. Oo, kasi parang nagpapakiramdaman sila. Parang sino unang mag-chat. Pero ako, pareho tayo. Ako nga, ayoko natutulog na hindi kami okay. Ewan ko kung sa iba, parang ang labas nun is nagiging makulit na, annoying. Pero hindi ako mapakali na nag-overthink ako na parang onting ano lang namin, di pagkakaunawan. Kailangan mapag-usapan na agad-agad. Yes. At saka parang ano yun, sign yun na mahal mo yung isang tao na hindi mo siya papatulugin ng masama ang loob. Totoo. Pero may mga sitwasyon din kasi kagaya ni Izzy, kailangan mo nang ikalma. Yes. Kasi baka mamaya sa sobrang sa sobrang taas ng emosyon, ano pa yung masasabi kapag nag-usap. Depende talaga siya sa sitwasyon. Pero yung kanina, through phone call lang kasi sila nag-break, si Jimboy at saka si Jazz. Ano ba yung like mas masakit para sa inyo? Yung personal o tatawagan ka lang? Parang, break na tayo or personal? Parang hindi ko sumaranas. Parang kapag ka sa phone ako tinawagan na break na tayo, hindi ko kasi makita yung emosyon. So, hindi ako makapag-acting. walang ganun eh. Pag sa phone lang, ganun. Pero pag sa personal kasi, dun mo pa, parang masaramdam yung sakit. Di pa nagsisink in pag phone call, no? Hindi pa. Oo, kapag anything na balita na phone, parang, kailangan mo muna siyang i-absorb. Maghintay ka muna ng ilang minuto bago ma-absorb. Uh-oh. Pero kapag sinabi sa'yo, parang masyashock ka bigla eh. Parang ganun. Lalo na kapag in the moment niya sinabi, tapos kinondisyon ka pa niya na, ikukondisyon ka pa niya na, tapos ilalatag talaga. Break na tayo. Ha? Parang ganun yung mga nangyayari. So, sa phone call, pag nag-end yung call, wala na talaga. Period. Walang explanation na magagana. Yun yung mahirap doon, ano? Parang, anong after nun? Unlike nga naman pag personal, pwede mo pang mahabol siya. Pag walk out. Diba? Pag nag-walk out. Pag hahabol pa siya. Habulin mo yung bus, parang sa sunshine. Pero alam mo, gets ko din yung point ng ibang tao na sanay na makipag-break sa text. Yes. Diba na parang, okay, tapos na. Lalo na kung toxic naman yung relationship. At wala ka namang hahabulan. So parang, go na. Nilong press daw. Yung sa messenger. Ay, mas masakit yun. Parang nag-effort ka mag-long message na tapos di man lang nakasi. Naka-long press pala. Parang in out of sight, out of mind. Pero alam mo naman sarili mo na nabasa niya to. Nabasa niya to pero hindi niya ako sinagot. Ay, mas masakit yun. For sure. Pero ano nga ba ang unang ginagawa ng mag-ex pagkatapos ng hiwalayan? Mag-download ng Bumble. Yun aga. Naku, marami akong ilala mga ganyan, ha? Mga bombers. Ano kaya sa tingin niyo ba? Ako, ang una kong ginagawa, pag dati naghiwalay kami ng mga ex ko, inom. Ay, totoo. Inom. Same. Oo, best friend ko ang alak. Tapos ayoko ng, minsan, ayoko ng kasama, gusto ko ako lang.
Oh. Iinom ka mag-isa? Iinom ako mag-isa. Ayoko nang kausap. Ayoko mapakinggan yung kahit na sino. Gusto ko ako lang. Ganun ako. Ako kasi dramatic actress ako. Paano, paano? As iniiyak talaga ako ng malakas. May walling? Wala naman. Nakahiga ako nun. So, bedding. Nakahiga ako. Tapos as in, double deck kasi yung kamay. So, nakatitig lang ako sa kisame sa baba. So, iiyak talaga ako ng malakas na malakas. Tapos, wala akong pakialam kahit marinig ako ng kahit sino. Basta lalabas ko lang yung hinanakit. Ba? Yung ganun. Alam niyo, ako ang ginagawa ko, nagjo-journal. Ah, talaga? Oo, tapos may isa akong makapal ng notebook. Tapos doon ko, halos, ang dami kong hinanakit doon. Tapos, alam mo kapag minsan binabalikan ko, ay, nabagdaanan ko na pala yun. Ay, maganda yung ganyan. Di ba? Parang, may ano ka, no, notebook ka for memories. Maganda siyang, ano, parang self-check na parang ang layo na pala ng narating ko from that. Tapos, kapag may masaya ka ng kasama ka na partner in life, parang, yun ay stepping stone. Makikita mo yung character development. Pero pag ganyan na nagiinom, ikaw, nagda-drunk call or text ka ba? Hindi ako nagda-drunk call, nagda-drunk text ako. Ay, te. Aminado naman ako eh, di ba? Ginagawa, kala lang kapag sobrang in love ka doon sa tao, kahit na alam ko niya, naghiwalay kayo, masakit, di ba? Nasaktan ka, sinaktan ka niya. Wala, mahal mo pa rin talaga siya eh. So, talagang kahit na sinaktan ka, habulin mo pa rin. Oo. Ganun yung feeling mo, may ngawa, may iyak. Drunk call. Hindi ako nagda-drunk call. Drunk text lang drunk ako. Text. Oo, drunk. Kasi so, yung tipong natatime mo, type mo. Oo. Type. Minsan nga, yung drunk text ko, galit pa. Mga ganun. Bakit mo ako iniwan? Ganyan. I gave my all. May mga pagganun. Grabe, hindi ko pa nararanasan mag-drunk text or drunk call. Pero feel ko, mararanasan. Ako yung manifest bakla. Hindi naman. Like, feel ko ganyan ako. Feel ko lang, nararamdaman ko lang sa self ko. Ang madlang onliners kayo natin. Nag-drunk call. Ano nyo, i-check nyo na yan, i-tweet nyo na yan ha. Pero madlang onliners, keep on following us for more breakups and love stories dahil we share this especially for you. Ready na ang ating talented and cutie contenders na makipagtagisan ng galing sa unang araw ng week-long semifinals ng tawag ng Tanghalan Kids. Yes! Magbabalik ang Showtime Online You! Kasama nyo pa rin kami dito sa Showtime Online You! Madlang people at madlang kapuso, abangan ang pakikihula ng It's Showtime Family sa Family Feud! Dumandaan na sa matinding sagupaan ng Team Vice versus Team Anne. Mamayang 5:35 PM na yan. Uy, alam mo, first time na mangyayari yung ano, may guesting talaga yung Showtime Family sa programa ng ating GMA Network ng Kapuso. Yes. Iba yung ano, iba yung parang feeling na naman. Yes, it feels surreal and so exciting. At saka Team Vice at Team Anne, silang dalawa yung competitive lagi sa karaoke. Diba? Nakaka-excite. Manonood talaga ako nyan. May partagod. Ipanoorin natin mamaya yun. Mamayang 5:35 PM. Yes. At syempre, madlang people, magkakaroon po ng auditions para sa pangmalakasang segments ng It's Showtime. Ang tawag ng tanghalan year 8 ay para sa singers 16 to 59 years old at maghanda rin po ng -1, isang English at isang Filipino song. Madlang people, ibahagi na ang inyong istorya sa Especially For You. Para sa ex-couples, dapat kayo ay 18 years old and above. Open ito to all genders. Yes, at para naman maging search kayo, dapat kayo ay single, of course. At syempre, 18 years old and above. At open ito to all genders. May auditions po tayo tuwing Sabado sa ABS-CBN Audience Entrance mula 10 AM hanggang 4 PM, maghanda na kayo and kita kits! At para naman sa ibang detalye, bisitahin lang ang aming social media accounts at it's showtime na! Yes. See you mga kapamilya! See you mga kapamilya! At syempre, good news sa ating mga kapamilyas all over the world dahil we are now 46 million strong and still growing on ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And of course, because we are super grateful para sa inyong super big love and awesome loyalty. Here's a super amazing rewards because you can now be a part of our super online community on YouTube exclusive for you, our Super Kapamilya. By subscribing to the Super Kapamilya YouTube membership community, you'll get to enjoy special privileges for members only. You will have access to exclusive emojis that you can use for live chats and comments and may Super Kapamilya badge pa to show off your loyalty. Exclusive, no? At abangan din ang exclusive community tab that will give you access to Super Kapamilya updates and perks.
Kaya kung ready ka na maging super kapamilya, just visit the ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the join button now. Just a reminder po, if you're an iOS user, you may use your desktop or an Android device. Maraming maraming salamat, super kapamilya! Thank you, mga super kapamilya. Syempre, vlogs. Yeah. Ayan, gusto lang pong kita-kita po tayo sa Santa Cruz, Laguna on April 16. Ano, may ano ako doon? May racket ako doon. Oh, pasabog. Pasabog. Magpapakilig na naman si Juan. Yes. Kayo ba? Ano bang mga racket ninyo? Si Miss Kalista. Ako, see you po on Friday, April 12 po sa PICC Plenary Hall with Sir Randy Santiago, the one and only Icon. Concert po yan. Kasama ang Kalista at ibang Polaris artists like Jamiel, our very own Jamiel, JM Yusures, Laika Estrella, Kimo, and Jessa. So, see you there po. Yes. Jessa Kiyoge. Jessa Kiyoge. Or syempre, it's easy time sa inyo mga suko din. At mamaya, 5:35 PM, Family Feud ang ating It's Showtime. Tama! Family Feud. Yes. Versus Team Anne. Excited na. Uy, abangan natin. Manood tayo lahat at abangan din natin kung sino nga ba ang tatanghaling kauna-unahang weekly so finals na finalist ng ating tawag ng semi-finalist ng tawag ng tanghalan, kids. Abangan. Nakakaloka. And there you have it, Madlang Onliners. Tutok lang sa TNT Kids semi-finals at samahan nyo lang kami ulit bukas dito sa pinakamaborito ninyong pananghalian tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online U! Happy Monday!